Hello po sa mga nakikinig. Ako po si Grace. Magbabahagi lang po sana ako ng kwento. Hindi naman po sa pagmamayabang. May itsura naman po ako. Yun nga lang, may ikatabaan. Dagdag pa ng malaking babae talaga ako. Yung tipong kapag naglalakad ako, pwede pong gumuho yung earth. Palagi ko, isin sa mga dahilan kung bakit walang sumiseryoso sa akin. Meron naman pong iilan, pero hindi ko naman type. O diba, choosy pa ang lola nyo. Sa totoo lang po, ayoko ng Pinoy. Ang gusto ko kasi, afam, yung mag-aahon sa akin sa kahirapan. May nagsabi nga sa akin na hindi na daw ako makakahanap ng afam, lalo na at dinun ako kataba. Ang gusto ko kasi ng mga afam, yung mga exotic na beauty, yung mga hindi kagandahan, mga pandak, yung mga maliliit. At lahat ng yon, wala po sa akin. Maganda kaya ko, char. Mataba na po ko mataba, pero ang maiiyabang ko lang talaga ay yung kagandahan ko. Ang dami nga nagsasabi na mag-diet daw ako, ganito ganyan. Ang problema, hindi ko naman kaya. Masarap kasing kumain. Food is life, ika nga. Marami na po akong dating app na ginamit. Pero wala na yatang matino sa app. Feeling ko, lahat ay nagpapanggap. Lahat ay manluloko, kaya tinigilan ko na. Hanggang isang araw, nang nawala na ako ng pag-asang makahanap ng, yun nga, ng magmamahal sa akin. Isa-isa ko na pong dinilit yung mga natitira kong dating app. Hanggang sa isang app na lang po yung natira, aksidente ko pa nga itong napindot. Nang minabasa po akong post doon. Isang foreigner, taga Denmark ito. May katandaan na siya, may itsura naman, at syempre, mukha itong mapera. Base dun sa post niya, naghahanap daw siya ng mga babaeng tatanggapin yung mga imperfections niya, at kapag meron nga daw, lahat ibibigay niya doon sa babae, gagawin niya raw Reyna. Ako naman, nag-interesado ako. Afam yun eh, yun yung hanap ko. By the way, ang pangalan niya po ay Jacob. Agad nga ako nag-message sa kanya at sinabi kong interesado ako. Agad naman pong nag-reply si Jacob. Nagpakilala ito. At yun nga, taga Denmark nga daw siya. Isa pong Danish na 50 anyos na. Mabait naman po kausap si Jacob. Madaldal ito. Pareho kaming mahilig sa pagkain. Kaya madalas, pagkain po yung palagi naming pinag-uusapan. Hindi rin ito bastos tulad ng mga nasa ibang dating app. Sabi nga niya magkakasundo nga raw talaga kami. Dahil kagaya ko, food is life din daw talaga siya. Marami siyang binabanggit na pagkain na hindi pamilyar sa akin. Kaya panitango at tawa na lang po ako sa tuwing kausap ko siya online. Nang umabot na nga po ng isang buwan yung relasyon namin, tuluyan pong naging palagyang ang loob ko sa kanya. Panay kasi ang padala niya sa akin ng pera. Maging ang mga magulang at kapatid ko, naaambunan ko. Kaya feeling ko, siya na po talaga yung pare sa akin. Hindi po nagtagal, sinabi niya po sa akin na papakasalan niya raw ako. Niyaya niya nga ako na pumunta ng Denmark. Siya daw ang bahala sa gastos. Tuwang-tuwa naman ako noon. Ang sabi ng ilan sa akin, kailangan daw eh papuntahin ko muna si Jacob sa Pilipinas. Kilalanin ko raw muna at kapag okay, tsaka raw ako sumama ng Denmark. Sinabi ko naman kay Jacob yon. Gusto naman daw niya. Ang kaso, hindi raw maaari. Meron daw kasi siyang may iwan na negosyo sa may Denmark. Kaya kung pwede, ako na lang daw muna yung pumunta sa lugar niya. Huwag daw ako mag-aalala. Marami naman daw kasing Pinay sa may Denmark. Marami daw ako magiging kaibigan doon. Lumipas po yung mga panahon. 6 na buwan na po yung relasyon namin nang magkaroon na po ako ng visa at makompleto yung mga papers ko papunta po ng Denmark. Pakaramdam ko, ang haba ng buhok ko nang umalis ako ng Pilipinas. E yung mga kapitbahay naming chismosa, inisdaban ko pa bago ako umalis. Huyo talaga sila sa akin noon. Dahil sa wakas, natagpuan ko na ang lalaki makakasama ko habang buhay at kagaya po ng sabi ko, ang mag-aahon sa akin sa kahirapan. Para nga silang mga basang sisiw habang nakatingin. Hindi yata makapaniwala na ang isang jalibing katulad ko, makakatagpo pa ng isang lalaki, tapos big time pa, afam pa.
Pagkatapa ko pa lang po sa bansang Denmark, kinabahan ako. Sa isip ko nga nun, normal naman siguro sa katulad kong first timer sa bansang yon. Naghalo ang kaba at excitement. Gandang-ganda talaga ako sa lugar. Pareho nga kami nagkagulat ni Jacob noong una kami nagkita. Hindi ko kasi in-expect na mas guwapo po siya sa personal. Hindi niya rin po in-expect na sobrang mataba talaga ako. Napansin ko nga rin na para pong na-dismiss si Jacob. Kinabahan niya ako eh. Nag-alala talaga ako. Pero mukhang okay naman. Inaalalaan niya pa kasi ako maglakad. Baka aromatalisod ako. Nabibiro pa nga ito. Ako naman eh, patawa-tawa na lang po. Kailangan ko siyang sakyan. Noong unang linggo ko doon sa bansang iyon, in-enjoy ko po talaga. Pero noong mga sumunod na araw, lagi na lang po ako nasa bahay. Ang hindi ko inaasahan, habang tumatagal ako sa lugar, may napapansin po akong kakaiba kay Jacob. Hindi siya sumasabay sa akin sa pagkain. Tapos sa gabi, madalas ko siyang nakikitang lumalabas at uuwi na po. Madaling araw na po kung minsan, tapos kasama na po yung kapatid niya. At minsan naman, sa gabi o sa madaling araw, para po may naririnig akong mga babaeng umiiyak. Hindi ko alam kung baka kapitbahay lang yon o baka guni-guni ko lang. Yung mga pag-alis naman po ni Jacob, hindi talaga siya nagpapaalam sa akin. Noong una hindi naman ako umiimik. Pero sa mga sumunod na pong paglabas niya, nagtanong na ako. Nakakatakot kasi ang palibot ng bahay nila. Konti lang po yung bahay. Malalayo pa po yung iba. Bakit ba kasi si dinami-dami ng magagandang lugar doon sa bansang yon, doon pa nito piniling tumira? Nang tanungin ko nga siya, nagalit siya sa akin at tinawag pa akong pig. P-I-G, as in baboy. Nasakta naman ako noon. Akalain mo yon, baboy pala ako sa paningin nito. Kaya nang sumunod, hinayaan ko na lang siya. Napansin ko nga rin na binabaliwala na ako ni Jacob. Hindi niya na ako binibigyan ng allowance. Kung anong pagkain ang naroon sa bahay, yun lang din po talaga yung kakainin ko. Feeling ko nga nun, pumapayat na ako. Wala naman kasi silang kanin. Noong una naman ay binibilan po ako ni Jacob. Pero ng mga sumunod na nga, hindi na. Kaya kung anong nandoon, pinagtsatsagaan ko na lang. Hindi ko rin naman kasing kayang kainin yung mga pagkain na binibigay niya. May dugudugo pa kasi na parang hindi niluto ng maayos. Iba nga yung pakiramdam ko sa mga pagkain yun. Kaya madalas, tinatapon ko. Nakakasuko kasi yung amoy. Kaya ang plano ko nun, kapag nagkaroon ng pagkakataon, sasabihin ko sa kanya na sana, sa Pilipinas na lang kami tumira. Yung pangako nga nitong papakasalin niya ako, hindi na rin ito binanggit. Ang sama na nga ng loob ko nun, pero hindi na po ako nagsalita. Baka kasi magalit na naman ito sa akin. Kako, tsitsyempohan ko na lang siya kapag good mood ito. Isang gabi po, nagising ako sa ingin na mula sa likod ng bahay. Lumabas ako sa kwarto para sana silipin. Nang makita ko si Jacob na pumasok, kumuha ito ng itak at muling lumabas ng bahay. At ang silipin ko, nakita ko silang dalawang magkapatid. May kung anong tinatadad sa likod ng bahay. Doon sa mapunong bahagi. At ang sumunod kong nakita ay hindi ko inaasahan. Napansin kong may hinihila po si Jacob. Isang babae. At kung tama ako sa mga nakikita ko, parang wala na itong buhay. Tirik na tirik yung mata nito. Hubuto ba din? Nakakanindig talaga ng balihibo. Basta, hindi ko kayang idetalye lahat. Para ako maiihi ng sandaling yon, yung mga ganong eksena kasi, sa pelikula ko lang po nakikita. Hindi ko akalain na sa totoong buhay, may ganoon. Natakot na ako noon. Nagkaroon ako ng pangamba sa sarili kong kaligtasan. Bigla po naglaho yung mga pangarap ko. Napalitan na talaga ng hilakbot. Pagkatapos nga noon, tumigil ang mga ito sa ginagawa. Nag-usap sila. Pinag-usapan nila ako. Alam kong ako yung pinag-uusapan nila kasi narinig ko yung salitang pig. Mukhang nasanin na silang ganon yung tawag sa akin. Maging yung kapatid ni Jacob, ganoon na rin yung tawag sa akin. Next week.
we will do our plans to the pig. Finally. Finally. This is the first time that I will eat an Asian lady. I hope it's delicious. I'm so excited. Nalambot yung mga tuhod ko. Lalo ako natakot. Anong gagawin nila? Kakainin nila ako? Lilitsunin nila ako? Hindi ko alam ang gagawin nun. Hindi ko alam kung papaano ako makakaalis. Wala naman kasi akong kapera-pera. Tsaka wala akong kamali-mali doon sa lugar na yon. Kaya papaano ko aalis doon? Isa pa, hindi na ako maalam sa English. Saktuhan lang. Hindi ko nga rin sure kung English ba sila. Kasi may time po na kakaiba po yung language nila. Para nga po atang Danish yung tawag doon sa language nila. Ewan, basta ang hirap intindihin. Kinabukasan po, sinubukan kong magpatay mali siya sa lahat. Nagpanggap lang po ako na normal. Nilalambing-lambing ko pa si Jacob. Hanggang nanghingi ako ng pera sa kanya. Ang sabi ko, magpupunta lang ako ng grocery store. Noong una ay nagdadalawang isip pa ito, pero sa huli, nagbigay din. Nang makarating ako doon sa may grocery store, naghanap ako ng pinay na makakausap at may hinga ng tulong. Swerte't hindi naman po ako nabigo dahil meron akong nakilalang pinay doon. Siya po si Nancy. Nakipag-usap ako at nakipagkaibigan sa kanya. Nakipagpalagayan ng loob. Hindi rin ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya ang kalagayan ko. At nangako naman siyang tutulungan niya ako. Hindi naman po ako masyado nagtagal doon. Mahirap na. Kaya naghiwalay din po kami ni Nancy. Basta, pinanghawakan ko po talaga yung pangako niya. Nang muling sumapit po ang gabi, nagkaroon po ng pagtatalo sa pagitan namin ni Jacob. Pilit niya kasing pinapakain sa akin yung steak na dala-dala niya. Hindi ko naman magawang kainin. Natatakot kasi ako na baka karne ng tao yon. At halos gabi-gabi kasi, nakikita ko talaga yung ginagawa nilang pagkarne sa katawan ng tao sa likod ng bahay. At sa araw naman, ginagawa yun pagkain ng magkapatid ni Jacob at Nicholas. Kung minsan nga rin ginagawa nila itong pulutan. Kaya, noong mga sandaling yon, habang nasa lamesa kami, sukang-suka talaga ako sa nakikita ko. Hindi na kinakain ng sikmura ko, pero tinatagan ko ang loob ko. Nagpatay mali siya ako. Sinasabi ko na lang sa kanya na hindi nga ako makain ng karning ganon. At kahit awayin niya ako ng awayan, ayos lang. Basta, hindi ko matikman yun. Minsan nga, pinag-uusapan nila ako ng harap-harapan. Mukha raw ako masarap. Akala talaga nila inutil ako. Sabi pa nga ni Jacob, mukha raw masarap akong pulutanin. Kasi raw malusog. Kahit nga na kilabot ako sa kanila, nagtatanga-tangahan na lang. Ang tanging nagagawa ko na nga lang noon, ipagdasal sana, matulungan na ako ni Nancy. Gusto ko na kasing umuwi ng Pilipinas noon. Ang problema, hindi ito nagpaparamdam sa akin. Ang usapan nga namin, tuwing Merkulis at Sabado, magkikita kami. Kaso, hindi ni ito nagpakita pa sa akin. Isang araw po, muli kong binalak umalis upang humingi ng tulong. Pero, hindi na ako pinayagan ni Jacob. Napapadalas na raw kasi yung pag-alis ko noon. Wala naman akong nagawa. Kinagabihan po nung araw na iyon, binalak ko pong tumakas. Kaso, sa hindi sinasadya, nakita po ako ng kapatid ni Jacob. Gulat na gulat ako. Hinawakan at kinagat niya ako sa braso. Napasigaw nga ako sa sakit. Si Nicholas kasi, gigil na gigil. Parang nga rin siyang gago. Matapos niya kasi akong kagatin, umalis din ito. Tapos tuwang tuwa pa. Ako naman, bumalik na lang ako sa kwarto ko. Iyak ako ng iyak noon. Napakasakit ang ginawa sa akin ng taong yon. Hayop siya. Pinalipas ko pa po yung mga araw. Talagang pinlalo kong umalis. Hinanda ko ang sarili ko. Nilagay ko na sa bag ko yung mga importanteng bagay tulad ng passport. Kako, kahit saan ako magpunta, basta
makaalis ng doon sa lugar na iyon. Hapon ng araw na iyon, nakarinig ako ng sigaw mula doon sa bodega sa likod bahay. Nang tumigil naman ang palahaw, may nakita kong paparteng. Natuwa naman ako kasi mukhang pulis sa mga ito. Bago pa man makalapit, sinilubong ka agad ni Jacob ang mga ito. Yung mga pulis, may pinakitang picture kay Jacob. Pero si Jacob, umiling lang po. Tumatanggi lang siya, ganito ganyan. Yung pulis naman, nag-aalinlangan sa kanya. Pero wala naman silang nagawa. Umalis na lang sila. Nang makalayo yung mga pulis, agad na pumasok ng bahay si Jacob. Dumiretso ng kwarto at binugbog po ako. Yung mga daladala niya ang pagkain, sinuksok niya sa bibig ko. Pilit niyang pinapakain sa akin. Hindi ko naman malaman kung bakit bigla na lang niya akong binugbog. Hindi ko alam. Basta galit na galit siya ng mga sandaling yon. Suntok, tadyak, balibag, ang dami kong natamo sa kanya. Hindi ba nga siya nakontento? Binuhos niya pa sa akin ng dugong nakalagay sa isang galon. Nanginig naman ako sa takot. Pakaramdam ko, katapusan ko na. Ang tumatakbo sa isip ko noon, sa bansang Banyaga yata ako mamamatay. Iyak ako ng iyak noon. Nagmamakaawa ko na huwag niya akong papatayin. Hayaan niya ka ako makauwi sa Pilipinas. Pinapangako kung hindi ka ako kung magsusumbong sa kanya. Pero sinumbatan niya ako. Mukha daw akong pera. Maging yung pamilya ko. Pera lang daw ang habol ko. Hindi naman ako nakapagsalita noon. Dahil sa tubing ibubuka ko ang bibig ko. Sinasalubong niya yun ng suntok. Tinigilan niya nga lang ako nang tawagin po siya ni Nicolas. Matapos siyang umalis, naligo ako. Tiniis ko lahat ng sakit ko sa katawan. Nilinis ko ang sarili ko. Pagkatapos, umalis po ako ng bahay bit-bit yung mga importanteng gamit ko. Habang abala ang magkapatid, tumalilis ako paalis. Bahala na kung saan ako makarating. Gusto ko nang makaalis sa impyernong bahay na iyon. Mabilis ako naglakad papaalis. Pinagtitinginan ako ng ilang nakakasalubong ko. Ang dami kasing pasa sa mukha ko. Sarigwa pa yung ibang sugat ko. Hanggang sa maya-maya, may tumawag sa pangalan ko. Nakita ko si Nancy. Awa ang nakita ko sa mukha niya nang makita niya ang itsura ko. Humingi siya sa akin ng pasensya. Hindi raw siya nakabalik kaagad. May mga iniskasuro siya sa pag-alis niya. Ayos na kako sa akin yun. Ang importante, nagkita na kami. Dinala niya ako sa bahay niya. Doon sa bahay po nila ng asawa niyang foreigner. Kumpara kay Jacob, napakabuti po ng asawa niya. Sobrang pasasalamat ko sa mga nagawa nila para sa akin. Tinulungan nila ako. Lahat. Kinupkop, binihisan, inaruga, pinakain, sinamahan sa embassy, hanggang sa makauwi na ako ng Pilipinas. Sa totoo lang po, naging aral sa akin ang lahat ng yon. Sa paghahangad ko ng magandang buhay, napunta ako sa maling tao, sa ikakapaham ako. Sumuntikan pa akong gawing pagkain niya. Hayop siya. Sa pag-uwi kong yon, akala ko ay pagtatawanan ako ng lahat. Pero lahat sila, naawa po sa nangyari sa akin. Nagulat silang lahat dahil sa laki ng pinihat ko. Ako nga nun, nagulat din po sa sarili ko. Sa tagal ng panahon, hindi yata ako nakaharap sa salamin. Muli kong nakita yung itsura ko. Napakapayat ko na nga. Pero, ganun pa man, para po naging blessing in disguise pa yun. Kasi, mas lalo akong gumanda. Ganun pa man, hindi ko na po hinana po yung love life. Na trauma na kasi talaga ako. Hanggang sa lumipas po nang lumipas yung mga panahon. Naghilom na po yung puso ko. Yung trauma ko sa mga lalaki. At kusa na lang din talagang may darating na hindi inaasahan. Sa katunayan, sa kasalukuyan, may asawa at anak na po ako. Masaya sa buhay at masasabi kong kontento na. Bago ko tapusin ang kwentong ito, sana po
may napulot kayong aral sa karanasan ko. Marami hong salamat, Sir Paul. Muli po, ako po si Grace. Hello po, Sir Paul. Magandang araw po. Palagi po ako nakikinig ng creepy story na ginagawa ninyo. Please hide my identity po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jay. Ngayon lang din kasi ako nagkalakas ng loob para magbahagi ng karanasan. Kaya sana po, isa po yung story ko sa mapili ninyo. Hi po, Sir Paul. Muli po ay ako si Jay. Nakatira po somewhere in Bacolod City. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar. Ito po ay tungkol sa minsan ng may magpakita sa akin ng matanda at bata. Ito po ay nagsimula ng minsan akong napalungon sa bahay ng lolo ko na namaya pa na. Magkatabi lang po kasi ang bahay namin, kaya minsan hindi ko maiwasan na mapalingon doon. So, heto na nga po ang kwento. Nung napalingon ako sa bahay nila, umaga po noon. Sa hindi inaasahan, doon po sa may basag na bintana, may nakita po akong sumilip na matanda. Noong una, hindi ko naman po pinansin. Baka kasi kako, imagination ko lang yon. Kinapunan po, nag-brown out po doon sa lugar namin. Naisipan ko naman pong lumabas para magpahangin. At makalipas po ang ilang oras ng pagtambay sa labas, naisipan ko na pong pumasok sa loob. Nang pagpasok ko naman po sa loob, nakakita ako ng matandang babaeng nakaupo sa may sopa namin. Doon po yun malapit sa may altar. Matandang babae po yun. More or less, mga 90 years old. Hindi naman siya gaanong katangkad. Saktuhan lang po. Noong una nga pinagsawalang bahala ko lang. Pero nung tignan ko na po ng maigi, natakot ako. Kasi, noong mga time na yun, ako lang pala mag-isa doon sa bahay namin. Tsaka napaisip din ako, papaanong nakapasok yung matanda doon sa bahay namin. Pero ang mas nagpatakot po sa akin, eh kung papaano makatingin yung matanda. Hindi ako nakagalaw noon, para bang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pero maya-maya, nang bumalik na po yung lakas at ulirat ko, mabilis akong tumakbo palabas ng bahay namin. Muli, pinagsawalang bahala ko po yung nakita ko. Baka ako na maamalikmata lang, ayoko rin takutin ang sarili ko. Nung kinagabihan, akala ko po eh, matitigil na po yung mga nakikita ko. Ngunit nagkamali ako. Around 8:30 po ng gabi, naghuhugas po ako ng pinggan doon sa may lababo namin sa labas. Yung lababo kasi namin sa loob, sira. Habang naghuhugas po ako ng pinggan, ewan ko pero bigla ay napalingon ako sa likod ko sa may bandang kanan. At muli, nakita ko ulit yung matanda. Pero sa pagkakataon na iyon, may kasama na itong batang lalaki. Magkahawak po sila sa kamay. Yung bata naman po, siguro mga nasa 8 to 9 years old siya. Nakatingin sila sa akin. Muli din naman akong kinilabutan. Minadali ko ngayon paghugas ko ng mga plato. Yung iba nga eh, bahala na. Binitbit ko na lang papasok. Natakot na kasi ako. Pagpasok ko, nakasalubong ko naman yung kuya ko. Takantaka siya sa akin. Bakit daw ako namumutla? Sinabi ko naman sa kanya yung mga nakita ko. Ang sabi naman niya sa akin, sabihin ko daw sa mga magulang namin. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko yung kay nani at tatay. Matapos ko namang ikwento sa kanila ang lahat ng iyon, napansin kong parang kinakabahan sila. Nay, tay, bakit po parang kinakabahan kayo? Bumalik na naman sila. Yan ang sagot ni nanay. Nung una, hindi ko po magets ang sinasabi ng nanay ko. Kaya nagtanong pa ako ulit. Ang kaso, hindi niya na po ako sinagot. Sinabihan niya na ako matulog na. Ako naman, wala naman ako magawa. Hindi ko na sila pinilit. Kako baka pagsapit ng umaga, magiging ayos na rin ang lahat.
Kinabukasan po, habang naglalakad, napalingon ako sa sirang jeep na nakagarahe doon sa loob ng bahay ng lolo ko. May jeep kasi doon. Jeep pa yun ng lolo ko. Nasira na lang po ito at naluma doon sa garahe. Anyways, nung paglingon ko po doon sa jeep, doon po sa loob, nakita ko ulit yung bata at matanda. Nakaupo po doon sa loob ng sirang jeep. Napakadilim nga ho doon. Magkatabi po silang dalawa. Muli ay nakatitig sila sa akin. Kasabay naman noon, nagulat po ako nang bigla po nagmura ang tita ko. Ako naman po, napaiyak na para bang ako yung minumura ng tiyahin ko. Habang nagmumura po yung tiyahin ko, narinig ko pong may sinabi siya na, "Nakuha niyo na nga yung isa, kukunin niyo naman yung isa." Hindi ko maintindihan ng tita ko, pero kinalibutan ako sa sinabi niyang yun. Hindi ko lang natanong pa yung tiyahin ko, iyak kasi ako ng iyak noon. Sa muling balik ng lingon ko doon sa jeep, wala na po yung matanda at bata. Kinagabihan po noon, inimbitahan po kami ng tita ko na magpunta sa bahay nila. Doon na raw kami maghapunan. Kinuwento naman ng nanay ko sa tita ko yung mga nakita ko. Tinanong naman ako ng tita ko, sigurado raw ba akong nakikita ko yung matanda at bata? Umuo naman ako. Kasunod naman noon, tinanong niya ako kung ano raw bang nararamdaman ko kapag nakikita ko yung dalawa. Hindi naman kaagad ako nakasagot. Ewan ko, noong mga time kasi na yun, parang may pumipigil sa akin magsalita. Hinawakan ng tita ko yung kamay ko. Sobrang lamig nito, yung parabang galing ito sa freezer. Ang sabi naman ng tatay ko, "Huwag kong pilitin. Kung natatakot ako, hayaan ko na lang daw." Huwag ko na sagutin ng tita ko. Matapos po ang hapunan, umuwi na rin po kami. Sa pag-uwi nga namin, muli ay nakita ko na naman po yung matanda at batang lalaki. Nasa gate naman po namin sila, para bang hinihintay nila akong pumasok. Grabe ang takot at kilabot ko noon. Talagang hindi na po ako nakapagsalita. Hanggang sa kinabukasan nga, para po talagang nawala ang boses ko. Hanggang sa kinabukasan nga, hanggang doon sa may paaralan namin, nakikita ko pa rin yung matanda at batang lalaki. Ilang ulit ko pa silang nakita. Takot na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hanggat maaari, tinatatagan ko na lang ang sarili ko. Pero ang totoo, para na nga po ako nababaliw. Para ako natutuliro. Yung gusto kong tumalon doon sa may malaking kanal. Yung feeling na gusto kong magpasagasa. Yung gusto kong tumalon doon sa may second floor. Ganun po yung pakiramdam. Nang makauwi ako, sinilugbong po ako ng tatay ko. Niyakap niya ako. Sabi sinuota ng para pong kwintas na anting-anting. Ang sabi niya, galing daw po sa kaibigan niya yung bagay na iyon. Kasabi nga po ng pagkasuot niya, bigla po ay nagbago ang pakaramdam ko. Yung bigat sa damdamin ko, sa dibdib ko, para pong nawala. Nawala yung mabigat na pakiramdam, yung takot, yung kaba, yung pagkatuliro, yung pagkabalisa. Basta, lahat po ng nararamdaman ko, nawala at nagbalik ako sa normal. Doon po nagkwento sa akin si tatay. Ang sabi niya, bago raw mamatay ang tiyuhin ko, yung kapatid niya. Ganoon din daw ang kwento. May mga nakikitang kaluluwa. Isang matanda at isang batang lalaki. Halos mabalo nga raw si tito. Ilang araw daw balisa at tuliro. Hanggang sa naaksidente na lang ito sa motor. Nang malaman nga nila yung nangyari sa akin, natakot daw sila. Baka kasi matulad ako sa tiyuhin ko. Buti na nga lang daw, may kakilala ang tatay ko ng magaling na albularyo. Doon niya nakuha yung anting-anting. At sa pamamagitan po noon, hindi ko na po nakita pa yung matandang babae at yung batang lalaki. Miski po sila, hindi rin po alam kung sino po yung dalawang yon at kung bakit nga ba nagpapakita sa pamilya namin yon. At sa tagal nga daw ng panahon, bakit ito muling bumalik at bakit sa akin pa? Napaisip nga ako,
Mamamatay na ba dapat ako nung mga panahon na iyon? Pangalawang buhay ko na ba itong nararanasin ko ngayon? Hindi ko alam. Ganun pa man, sobrang saya ko dahil humaba pa hanggang sa ngayon yung buhay ko. Ang pinagdarasal ko na lang, sana hindi ko na muli pang makita yung dalawang kaluluwa na iyon. Kung sino man sila, sana matahimik na sila. At sana, wala na po silang magambalang iba bukod sa akin. Dito ko na po tatapusin ang kwentong ito. Salamat po sa inyo, Sir Paul. God bless po and more power sa channel po ninyo. Thank you.